Nakadamay lang daw sa gulo ang biktima. Yan po ang giit ng mga kaanak na lalaki na suwi sa karahasan sa Severe Compound sa Parañaque kahapon. Iniharap din sa media mga sugatang residente dahil sa gulo roon kahapon. Mula sa sukat Parañaque, may ulat on the spot si Maria Bulaklak, call center. Maria? Yes, Rafi at Pia, magkahalong takot nga at pagdadalamhati ngayon ang nararamdaman ng mga residente dito sa Silverio Compound matapos kang mauwi sa karasan ang nangyari kahapon. Naghihinagpis naman ang pamilya Leonor sa nangyari kay Arnel. Bunso sa pamilya at 20 anyos lamang. Ikinamatay ni Arnel ang isang tama sa ulo at hindi pa matukoy kung anong barila at saan ang galing ang bala na tumama sa kanya. Ayon sa ina ni Arnel, nadamay lamang sa gulo kahapon ang kanyang anak. Hindi raw ito kasama sa mga nagbabato sa mga pulis. Katabi ni Arnel, si Aling Gina Halandoni at kitang-kita daw nito na iba ang punterya ng mga nagpaputok. Nagkataon lang daw na umikot si Arnel at siya ang natamaan. Naghihinagpis ang ina nitong si Glenda dahil mabait daw ang anak nito at pangarap pang maging pulis. Humihingi din sila ng tulong. Binibintangan pa nila na kasali daw doon sa nagbabato. Sabi ko mas mabuti nga siguro kung nandun siya nagbabato dahil hindi siya matamaan ng bala. Dahil yung mga pulis na nakaharap sa nagbabato, hindi pwedeng gumamit ng bala dahil bawal, di ba? Eh, wala siya doon eh. Kaya nandito siya eh. Yung sniper nagkakalat eh. Alam mo yung tumira sa kanya, yung naka-trigger na ganun, hindi naman pa ganun eh. Yung gumaganun, yung itim na unang-una talaga yung nagkahiwalay doon sa grupong nakablo. Yung talaga. Ang alam ko, yung naka-jacket talaga, yung nasa motor, yun talaga ang punterya. Kaso lang, tumawid siya sa kabila dun sa napunta sa ilan, kaya siya ang natinamaan. Sa isang press conference naman kanina ng mga residente, humihingi ang mga ito ng hustisya. Marami pa raw kasi ang mga sugatan at wala pang perang panggamot. Ipinanisada din sa publiko si Francisco Halandoni, iika-ika itong tumayo dahil masakit pa rin ang dapis ng bala sa kanyang binti. Ayon sa kanya, bala daw ng Armalite ang nakatama sa kanya. Mayroon ding sugatan dahil sa palo ng kahoy. May pag-negosasyon pa lang po kami kahapon na pagbigyan. Nakakahilingan namin, sila po'y umatras at kami naman po'y aatras, willing-willing upang makadaan ang mga sasakyan. Ngunit doon maya-maya, bigla na lang ho silang nagpaputok ng kanilang baby Armalite. Anim na sunod hong putok. Yun po, namalayan ko na lang, may tama na ho ako sa binte. Yung kasama kong isa'y tumba ho kaagad, tinamaan ho sa ulo. Sa mga oras na ito, Rafi at Pia ay patungo naman ang grupo ng mga residenteng iyan doon naman sa tanggapan ni Justice Secretary Laila De Lima para pormal na humingi ng tulong at magsampa na rin ng reklamo. Rafi? Maria, ito ba yung paghahanda para pagsasampa nila ng kaso dahil identified naman yung mga sinasabi nilang namaril doon sa kanilang mga kaanak? Tama ka dyan, Rafi. At ayon nga dito sa kanilang community leader na si Ms. Sheila Bernal, ayon sa kanya ay magtitipon-tipon din sila ng mga statements or mga accounts ng mga residente during what happened yesterday. At ayon sa kanila, matibay yung magiging ebidensya nila para makahingi din sila ng tulong at pakasampa nga ng formal na reklamo sa Department of Justice. Pero Maria, dito sa press ko na isinagawa, bukod sa pagsasalita ng isang lalaki kanina, nagsabing yung mga pulis yung nagpasimula ng kaguluhan, meron bang nag-explain kung paano talaga nagsimula yung gulo dahil sinasabing talipapa lang yung i-demolish, pero naniwala yung mga iba pang mga taga-ibang purok dyan na yung buong Silverio Compound yung i-demolish, Maria? Mm-hmm. Alam mo, Rafi, sa pag-cover natin kahapon, no, ilang beses nagkaroon ng negotiation at pabalik-balik din tayo doon habang sumasama tayo doon sa negotiation na pinangunahan ni Congressman Olivares doon naman sa mga residente at sa mga grupo ng sheriff na magpapatupad sana ng demolition at ayon nga sa kanila, talipapa lang daw talaga sana yung i-demolish kahapon. And kung pagbabalik babasayan natin yung tinanong nga natin si Congressman Olivares. Medyo nagkaroon nga rin ng breakdown ng communication dahil mataas talaga ang tensyon. Lalo pat ang ayon din sa mga residente ay kanila yung lupa na kinatitirikan ng kanilang mga bahay at hanap buhay. Ayon nga din doon sa press conference kanina, hindi lang mga bahay nila ngayon ang nasa alanganin dahil kahit pati hanap buhay nila ay may mga na-interview din tayo doon ng mga nagbebenta dahil talipapa nga yung pwesto doon na naisira kahapon. Mga tatlong araw na rin silang walang tinda
dahil mula nung linggo pa nang marinig nila yung information na itutuloy talagang demolition, kaunti na lang sa kanila yung nakapagpatuloy ng kanilang paghahanap buhay. Rafi? So Maria, kumusta ngayon sitwasyon dyan sa Silverio Compound? Kumusta na yung talipapa? Natuloy yung demolition kahapon? Kumusta na yung lagay ngayon dyan sa lugar? Sa ngayon, Rafi, kakaalis lang natin doon at nakausap natin yung isa sa mga engineers ng mula sa engineering department ng Paranaque City Hall. Ang nag-instruction sa kanila ay linisin lamang itong mga nagkalat pa na mga bahagi ng mga simento na nagkalat pa dito sa bahagi ng Sukat Road at maging doon papasok sa Severo Compound kung saan malapit nga yung talipapa. Ayon sa kanila, walang demolition na mangyayari, pero kung mga residente ang tatanungin na Rafi, medyo nagdadalawang isip pa rin sila dahil as of this moment daw, hindi nila alam kung baka any moment or kahit anong araw do ay baka naman matuloy naman yung demolition. Ang gusto lang nila, assurance daw na walang matutuloy dahil ayon nga sa kanila, nahihirapan na sila sa kanilang sitwasyon. Lalo pat ilan sa kanila nga ay sugatan matapos yung karahasan kahapon. Okay, maraming salamat. Maria Blaclac Causente.